Hello mga kahakilay. So eto ngayon i-demo natin is isa sa mga items ng Hakilay products. Ito yung Hakilay freestanding range. It's a gas range, actually consists of 4 gas burner, tapos ang oven din niya is gas oven. So stainless steel body na siya, tapos glass lid na, glass cover. Ang pinakasukat nito is bali 20 inches by 24 inches. So ang advantage sa atin over sa ibang brand, kasi ang pinaka standard sukat nila is 20 inches by 20 inches. Sa Hakilay 24 inches. So ang kagandahan nun, yung area sa ng lalim dito sa pinakaibabaw is mas malapad. So it's ayun, advantage natin siya. So ang pinakaibabaw nga is 4 gas burner, sabap burner na ito. Bali, madali na yung mga parts niya kapag kailangan na siyang palitan, no? So sabap, yan yung pinakakilala sa Italy, no? Kasi Italian ang ano natin, ang pinaka parts natin. Pero ang ating brand is German brand. So madali na rin siyang ma-service if ever, kasi ang pinaka taps niya is pinaka seal taps, at yung pinaka gas nozzle niya is brass. So mas madali siyang mga matanggal, mas madali siyang malinis. Kasi kung mapapansin nyo, yung pinaka butas na yon, kapag ka nagbara siya, pwede na lang siyang sundutin ng aspili. So yan, lahat ng ating mga burners is sealed tops na. So isa sa din sa features nitong Hakilay range is yung ating igniter. May igniter na to na ang tinatawag is automatic electric ignition. Kailangan lang is ipa-plug in natin siya sa kuryente. So pang matagalan na yon, no? And then pag pinress natin ang alinman sa mga knobs dito sa burners, may mga stop 3. Okay. Mga kahakilay, itetest na natin yung pinaka automatic electric ignition dito sa mga burners. So naka-plug in na siya ngayon. Pag pinress natin yung pinaka knob, try natin. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Makikita nyo, pag tinanggal natin yung pinaka caps, nag-i-ignite siya o pumipitik na. So yun. Ganun lang siya kadali. So kahit alin man dyan sa mga burners. Okay. So pag pinress natin yung pinaka burner knob, kung alin man yung pipiliin nyo dyan, no? Test natin. Mapapansin nyo, nag-i-ignite yan. Lahat ng burners siya nag-i-ignite. Pero kung ano man yung sisindihan natin, meron yan mga symbols, may mga designated yan kung saan man siya. So pag pinress natin, nag-i-ignite siya. Then pag tinur natin yan, sisindi na yan. Kapag ka nakakabit na yung pinaka-tanke. So ang kailangan lang is talaga is isasaksak natin siya sa kuryente. So halimbawa man po, wala pong kuryente, brown out. So paano nyo siya masisindihan? Ang gagawin lang ho natin is i-turn lang natin yung pinaka-knob, at wala halimbawa nga siyang igniter. I-press lang natin siya, i-press natin itong knob, tsaka ngayon natin sisindihan yung pinaka-burner. Sabay po yun. Para po mag-release ng gas and also umapoy po siya. Ganun lang po kung sakali man hong brown out. So, namimili lang tayo kung ano yung bubuksan natin. Okay? So, yan po yung sa ibabaw. Ngayon naman, punta naman po tayo dito sa pinaka oven. Ang oven natin is gas oven. Bali, yung apoy nito is nagmumula dito sa pinaka baba. Kung tatanggalin natin. And also, guys, meron nga pala itong ilaw sa oven, ha. Ayan. Ipan natin. Ayan, may ilaw siya. Tanggalin muna natin yung pinaka-shelvings.
sa tray niya. Papakita ko lang sa inyo kung pinakaloob ng oven nitong Happy Lay gas ring. Ayan, pag tinanggal natin yung pinaka base, makikita na natin dyan yung pinaka burner. So yung mga apoy dyan nagmumula yan. Also, meron din siyang igniter. And also, yung tinatawag nating safety device. So ano yun? So dito naman, itetest naman natin yung igniter sa oven. Ganun din, mga ka-Happy Lay, meron din tong pinaka igniter sa oven niya. Pag press natin, makikita nyo, nag-i-ignite yung pinaka oven niya. Ang gagawin lang natin, press, then turn. Turn natin siya. Ayan. Sisindi na yon kapag ka nakakabit na yung pinaka gas tank natin. Tapos off lang natin siya. So, kayo na lang yung mag-a-adjust kung anong init base dun sa temperature na gusto ninyo. Lalo na kapag ka nag-bake kayo. Pero syempre, mga ka-Happy Lay, kailangan ikabit natin yung pinaka-accessories niya. Like itong pinaka-base, ha? Hindi na kailangan na tinatanggal to bago siya sindihan. Kahit yan nakalagay dyan, makikita nyo naman na mag-aapoy siya. Okay? Tapos, itong tray na ito is, ito yung tinatawag na dripping tray. Dito tumutulo yung mga oil kung sakali man na meron kayong lulutuin like chicken, mga pork. Dito siya tumutulo. Ito naman isa. Ito naman yung oven shelf. Dito naman kapag ka nagbe-bake ka. So dito mo ipinapatong yung mga baking tray mo. So make sure ibaba, i-ano natin siya sa pinaka-slab. Para may pasok natin siya ng maayos. So yun, clear view. Makikita nyo kasi meron siyang ilaw. Isa sa advantage din ng Happy Lay freestanding range. Double glass. Meron siyang inner glass. Sa ibang brand, wala yun. Lalo na kapag ka mga ano lang siya, yung entry level lang. So ito, double glass na siya. Meron siya sa pinakaloob. Protection to para yung pinaka-init hindi masyadong lalabas sa pinaka-main door. So, hindi siya, hindi kayo mapapasok. Ganun ang pinaka-ano natin. So, isa pa rin yan. Siyempre, sealed yung pinaka-heat natin kasi may mga gasket siya. Cover gasket na pinaka-ano. Okay? So, yan. Ang ating mga features, mababasa naman natin yan dito sa ating manual. Kasama yan palagi. So, kung meron kayong iba pang mga tanong, just mag-inquire lang kayo sa aming mga Happy Lay showroom. Available yan sa ating website. Sa Happy Lay Philippines, may mga showroom dyan na makikita ninyo. And then may mga contact number. Pwede nyo silang tawagan. And palagi po kaming open para paglingkuran po kayo. Maraming po salamat mga ka-Happy Lay. Ingat po.